We know that in the time of Jesus, tax collectors are considered sinners, public sinners, or traitor, because they are Jews themselves, yet they work for the Romans, and they collect money for the Romans from the Jews. So they are considered sinners, and Matthew is one of them. Sitting at the customs post, collecting money from the Jews for the Romans. Orang na makasasagat ang tanaw sa ina. Now, Jesus, on the other hand, invites Matthew. He said, "Follow me." And the action of Matthew, it says in the gospel, he got up and followed him. He got up and followed him from his customs post. Okay, tax collector man siya. So, ditimlong siya, o bibiyak, o bisugod ka, Jesus. The act of standing up is letting go of his old life and embracing the new life which is following Jesus. That's a simple way of putting it. Iyang gibiyaan at iyang karaan na kinabuhi o iyang isunod si Kristo kamao iyang bago na kinabuhi. And we can see that Jesus gave chance or a second chance, we may put it, second chance to Matthew to live a better life. Kaya po yun, si Matthew sa magkasasalan at kinabuhi kay tax collector ng lagi. Pero, when he met Jesus, he left his old life and followed him. So, in other words, Jesus gave second chance to Matthew to live a better life. Now, I want you to see this scenario into perspective, from the perspective of Jesus and the perspective of Matthew. From the perspective of Jesus, or first Matthew, from the perspective of Matthew, we can relate to Matthew. Why? Because all of us are sinners, and we are given chances. Dilagay ka isa, ulit ka ganyan. And just like Matthew, we should grab that opportunity. When we are given chance to live a better life, we grab that opportunity. Now, on the perspective of Jesus, makita nato na like Jesus, naghahatag og chances sa mga tao. That's also another invitation for us to give people around us chances. Okay, sometimes, if not oftentimes, kung naa ni tao na ganyan magkasalan sa atua or masilog ta, we tend to box that person na iwanan na dinasya, lilat dinasya patasa. Dabi na kung isawa yung tante, yung hinawa yung ginasya na tao. Inawayan din siya. Nakaminus din sa kuwa. Ngilat din siya. Niya kanakita na sa iya, nakakamak din siya. Niya dihinan na naman ito yan. Why we think that way? Because it's just a result of our past experiences. Tungkol sa hindi maayo na kung nakasinatian, we think that way. Bala niya, kung na makasinati, kanitagin mo na nakasinatian, the next time around, may magiging kagalaan ng isyo. Ikaw na po. Balipalig na po. Si Jesus na. Nawa niya. Payo na po isyo. Higit na ito ganas na ba? Ay, hindi mo na niya. Higit na ito ganas.
We tend to box the person because of our past experiences. But today, we are reminded today to give a chance for the person to grow in that aspect. Kaya kita talagang tante mga kapan. Di man tapel bekto. Kung nasa iyo, tigang kausap or kaluha or katulog, hindi magiging tapel bekto. It doesn't mean yung anak na kita. Kaya we have, God is giving us a chance to renew ourselves, to be a better person, to be a better version of ourselves. Di ba? Kita kung siguro talagang mo agree nga naapoy ka kung lang mag-aling na spirituha, pero gusto ko ba mag-aling na spirituha? Tinabagat sa inasya sa Ginoo na mag-tubo ko na ang spirituha. Makapangimantay ka, pero magkabantay sa mga kuy, Ginoo. Sino Ginoo? Magkapangantay ka mag-tubo. Diba? Yun ang nabi ito. We know our weaknesses. Pero, gabaling abot sa mental na mutubo alam as pituhan. Matinagulan ta. Kasi okay ko dyan na, yung Lord, si Mother Miller na tinagulan na mong Lord kasi yung Lord. Lang. Kapag gusto mo, ano ko yan? Gabaling kapag dyan na in our simple ways, in our own way, to be a better person. And that should be given to all of us. Hindi lang yung sa kapagalingan. Yung usahay na kanil, sa aspeto po sa nihatagan ng chance, kung sa perspective po ni Matthew, usahay po, pag-usahay po kita, gasalig na ba, na kanantawahan ang nihatagan ng chance, abuotan na siya. Gasalit punta, gaabusan punta, nasayon na mo sa hindi sa gaabusahan pa, nasayon na sa mga ginigan, you are always abused by your kids. Di tayo nyo mabatayan kayo, gagabusahan kayo sa inyong mga anak. Gabi ninyo katiman, gabi ninyo pagkakon, gabi ninyo improvise, tarikama mo, gabi ng tabako, yung pag-ando tayo, magtubag-tubag lang. Kami kumutong magpataan. Pero sa may bago nito, sige lang yan po. Igumawang na nung pag-ihat at yung gabi nang ipag-ayaw kay Langman. Now, you're being abused. You're being abused. Eh, ako sobo, ako sobo. Oh, di ba? You're being abused. Ikaw ang gasoko, ikaw ang gasoko. Kaya yung tinapulang na bata, sige man ang naalakubang simpon, sige naman ko ang gabel, na ikaw, kayaw-yaw ka na, tingnan na niya magluto na, di naman niya magluto, ako ko niya magluto na, di pas nila, magyaw-yaw ka na. You're being abused. You are being abused. Pero you still give, you still give another chance. Mapulaan, mapulaan ka lang, mapulong ka lang, sapulong ka lang, pero at the end of the day, you still give way. You still give way. What if you don't have a gumpa? Di ba? You still give. Even if it hurts, you give. That's love. Pero on the perspective of the child, katungkundawan sa katungan abusan, kay at some point, ikon anak mapunta kita mapigunawan sa chances sa well, please don't abuse. Don't abuse. You know how to feel to be abused. Now, don't abuse. Nasayo ko ang say, matingon sa niyakusaran. So, ayaw ko pag-abusan. Kay dilig maniingon ka, ah, sa pagkaon lang, dilig maniingon ka na, in-add ka lang na pamatasan na ikon anak style. Nasa mataon na lang. Kaya hindi, mabalos ko nila, nasa mataon na lang. Mabalos ko nila, nasa mayo sa mga. Di ba na mayo? Ang atuwa na is,
to live a better life. Granted, kaya di sa ginaingon ko, opportunity comes, God, panagsa ko na po. So if that another chance is given, then grab it. God is always giving us another chance. Then grab it. Grab it. Kada nito ako ginaingon nito, nakadoon doon siguro sa uwan. Kada ginaingon nito, nakikita ako sa conversation pa. Ingon siya ka. If I'll give you 1 million today, malipay mo. Pagsa-pagsa. Kaya gagawin mo. At agad na mag-1 million ka lang sa malipay ka mo. Malipay mo nila. Malipay. Kung himon ka rin ako tag-10 millionis, tag-10 million ka lang sa malipay mo nila. Huwag man siguro masapos sa kuha na ako. Malipay din siguro mo talaga. Matag ko sa matagal ka mo tag-10 million. Pero ang kuhaan lang, ang kakaampan lang kay di na mong kamat magpapunta. Nawa ko ninyo ang 10 million? Dili, di nawa ko. Kaya naman, mas importante pa ang pagpapunta kaysa 10 millionis. Are you saying that way? Are you saying that it's important to wake up in the morning than receiving 10 million today? Amen? Sa ato pa ni ay, importante di kayo magpatasunta kaysa 10 millionis. No? O niya, do you feel that way? Na pagpata, yung sahib, pagpata man ito? O iya, kaya. Asa ka 10 millionis, anak nga magpata? Kapoy, magkaya yun. Kapaho na po. Kapoy, kaya. Sige, may tagigaw. Sige, talikam. Remind you, ganang talikamuhon na ito, usahin ko na hindi na ako usapay. Dumduman, ganang ginalikamo ninyo, pag-ampun na sa upay. Kapuyan na maho ko eh. Ako ba? Lord, pag-ampun na maho ko. So, kapuyan niya eh, asap kay bayan punta ko eh. Lord, asap ako makapunta na eh, Lord. Terus Lord, asal kita pinangin palit na niya iba niya, kata pagkakaw na niya, terus pahintan niya ko, pagkakaw na niya, ipalit na kakaw, gawin naman. Di ba? Ang ikaw sa uwan, iam mo sa uwan. So, when there's a chance to grow, grab it. Every morning, when you wake up, that's a chance given by God. Piting, umantap, pwede. So, kung makapag